Isang magandang umaga po ang pinapabot namin sa lahat ng aming mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating pong programa na pinamagatang Bayan at Biblia. At para po sa mga oras na to ay pasimulan natin ang araw to sa isang napakagandang balita. Ano bang balita, partner? Ang balita mula rito sa Philippine Daily Inquirer. Okay, ano sabi? Isinulat po ito ni Erwin M. Mascarinas and Ryan D. Rosaro. Ang sabi nila, Siargao reopens doors to tourists. Wow, ano masabi mo rito? Well, kailangan na nga magbukas ang ating mga tourist places, no? Tourist sites sa Pilipinas kasi malaking segment ng ating bansa ay nagdedepende sa tourism. Pag mga walang turista, walang trabaho din yung mga kababayan natin. At Siargao, Palawan, lahat ng dependent sa tourist, maganda yan na magbubukas na. Pero siguro sa ngayon ay may mga health protocols pa rin na kailangang sundin. Pero maganda yan talaga na magbukas na yan sapagkat sa mga pandemyang ito ay kailangan talaga natin makaalis naman sa ating mga lugar. Nakakatulog yan, partner, sa pagbaba ng anxiety and depression. Pag lagi ka lang nakakulong sa bahay, magdidepende ka lang sa mga digital media. At marami namang sa digital media ay mga problema lang ang nilalaman. Kahit na yung iba nanonood ng sine ay ang mga plot naman ay nakakatakot, nakakalungkot, violence and horror and drama. So hindi rin good for our mental health. Pero kung tayo lalabas ng ating bahay, pupunta tayo sa isang safe place na may fresh air at tinatawag nilang sea zone, nakikita nating blue zone, ay nakakatulong yan sa ating mental health. Sana ay talagang pababain pa yung kanilang mga requirements para mas marami pa tayong kababayan na mag-improve ang mental health nila sa pagpunta dito sa mga tourist zones na to. Wow, di ba? Hindi naman kinakailangan, partner, na ang pupuntahan natin ay Siargao. Oo. Nakarating ka na ba sa Siargao? Gusto kong puntahan yan, ano? Ay di mag-Manila Bay na lang tayo sa Dolomite dyan. O hindi, maglakad-lakad tayo sa ibang lugar. Alam mo, sa Mount Makiling, maganda mag-hiking dyan, no? Sama pa dito, may greenery. Dyan sa, sayang, sarado ang... ang Lameso Dam. Lameso Dam. May sa Wildlife Center. Sayang yung kwan, no? Sayang yung kwan natin dati, yung Nayong Pilipino, no? Oo, yan, sarado. So, siguro, kung tabing dagat na lang, dito may Manila Bay naman sa atin, tabing dagat, ay... Sa mga subdivision naman, may mga green greeneries dyan, may green patch. Sumarin tayo pumunta doon. Kung may backyard kayo na may mga tanim-tanim, ay makakatulong yan. Yan ang iyong tourist spot ngayon. So, ang kagandahan pala ng umaalis ka kasi nakakapag-unload ka, di ba? Yes. So, kumbaga, na-stress out, no? At gumagaan ang pakiramdam mo. At ito rin ang panahon para makapag-band ka sa pamilya. Yes. Nakakatulong yon. Alam mo ba, partner, may sinasabi sa Biblia na kung sakaling ikaw ay merong pasanin, ay ito ang pinakamagandang gagawin mo. Ito po ang sinasabi sa Mateo 11:28, na ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, na kung ikaw ay nabibigat ang lubha sa iyong pasanin, ay lumapit ka sa akin. Sapagkat ang pasanin na ibibigay sa iyo ay, kumbaga, light and easy. Yan. If you're carrying heavy load of burden, ang sabi doon, come unto me and I will give you rest. Rest. Yan, di ba? Yeah, rest. So basically, itong Siargao ay sumisimbolo sa tinatawag nating rest and relaxation. Yes. Tama? Right. Oo. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa pandemya, pero hindi ito na nangangahulugan na hindi natin pwedeng maranasan ang rest and relaxation o yung unloading o unburdening. Tandaan nyo, may mga paraparaan po na ibinigay sa atin ang kalangitan. Kagaya na sinabi po ni Partner Glenn, nandiyan ang Manila Bay, nandiyan ang Mount Makiling. May gardening. Yes, at meron kayong mga probinsya. Mm-hmm. O baka naman meron silang maliit na lupa dyan na doon kayo mag-earthing o doon kayo mag-unload. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, naway nakuha nyo po ang napahalagang puntos na gustong i-drive po ng programang ito na Bayan at Biblia. Nawa ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyo. Meron ka pang gustong sabihin, partner? God loves you.
God bless you. Ito po ang inyong lingkod, Ponch. And Glenn.